Let me clear the way for my master. Ay, Greenwich Pizza, pizza sabi rito ni Hazel Ramos. Uy. Yes, ako maraming salamat po sa inyong balak na magbibigay, Ma'am Hazel Ramos. At na-appreciate po namin yan. Maraming maraming salamat po, Ma'am Hazel Ramos. Always on the way! Tatay Samson ko, idol niya, JNA. Uy, sabi dito ni Patriok Pix. Yun o. First pick, mga kapatambay natin, JNA Esports. Nako, talagang wala na yata sa ano. Wala na yata talaga sa kanilang linyado ang paggamit ng ano. Wala na sa linyado nila ang paggamit, mga katambay, ng ating Basha Core. When you gaze into the abyss gazes back. At ito ka, mga katambay. Uy, Roger ang pinili rito ng ating JNA Esports. Woohoo! Set me on fire and I'll blaze through the battle! At ito, Estes naman para sa kanilang third pick ng ating JNA Esports. Nako, sino bang core dito? Si... Uy, Demon CJ, Trevor, Aaron, Louis, Kevlar. Uy, wala si Yakuza para sa JNA. Di ata lalaro si Yakuza, mga katambay. Payback. Pero ito na nga, Alpha Esports, mga katambay, para sa kanilang last ban. First three picks nila, they got Farsa, Selena, and Popol and Gupa. Eto nga, mga katambay. Last ba ng ating Alpha Esports. Lutok sa pinan nila dito. Samantala, JNA Esports, last ba, mga katambay. Time to witness the handsome. Uy, Lancelot. Yes, at eto nga, mga katambay, na fourth pick tayo ng ating Alpha Esports. Well, wala pa silang core dito. They can get Roger para sa kanilang core, syempre. Or Hayabusa, wala na rin pala, nakaban na. Lingis, nakaban din. Same thing sa ating Lancelot. So, pare-pares nakaban, mga katambay, ang ating mga ano rito. This land Lapu, is our Lapu. Homeland, and it will soon be your burial ground. Samantala, eto na nga, mga katambay, fourth and last pick para sa ating JNA. Obvious, mga katambay. Come on, Dexter. It's our showtime. Tremble in my presence. At eto nga, last pick, mga katambay, para sa ating Alpha Esports. Ganda ng pakpakan nito, sabi ni JC Villar. Sa Libay. At eto nga, mga katambay, ready na both teams natin para simulan ng ating game number 1, best of 3 series ng ating JNA Esports laban sa Alpha Esports. Simulan kagad natin ang pakpakan in 3, 2, 1, Omsem! Let's go! Welcome to Mobile Legends!
At eto mga tambay, syempre, pause muna tayo. 5 seconds till the enemy reaches the yes, eto nga mga tambay, showing smash their phones, them, making sure na ready na nga sila, preparado na sa ating bakbakan mga katambay. At salamat po sa kooperasyon for both teams. At eto na, let's get back into the game mga katambay. At eto na, bakbakan na! Yes, let's go, let's go, let's go! Eto tayo mga katambay sa ating game number 1, best of 3 series sa ating Jenny Esports laban sa ating Alpha Esports. Napakalupit, napakatinding bakbakan. Sabayin nyo sa pag-download sa napakalupit na application na like ko, like nyo, like natin lahat. Like ka up and please like, share and follow na rin po ang page ng Tambay TV at huwag natin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube page para syempre sabay-sabay nating maabot ang ating road to 100K. At eto syempre papakilala ko lang ang mga malulupit na players for both teams. For the side nga po ng ating JNA Esports, nandito sa Kevlar para sa ating Pobius Louis, gagamit ng ating export Demon CJ para sa ating Estes, Trevor naman sa ating Pakito at Aaron para sa ating Claude. Samantala, for the side po ng ating Alpha Esports mga katambay, nandito nga si Snap, gagamit ng Selena, Kyle TZ, gagamit ng ating Ranger, Angry Bird sa kanyang Farsa, si Kurocha naman para sa ating Lapu-Lapu at Crumb God sa kanyang Popol and Koopa. Grabe mga katambay, medyo malupit ang lineup for both teams natin. Samantala, Alpha Esports mga katambay, seems like they're aiming for this old metal lineup for having this Ranger on their side para sa kanilang core nga. So this will be a Popol and Koopa and Selena connection. Once na nakagat ng aso, papanain and tapos ang boxing dito. Maganda mga katambay ang magiging palit ng pinas na gagalap dito. Pero eto nga mga kaibigan, ako mahusay, 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 maganda pinapakita buhay natin. Talagang tamang disiplina, tamang farm lang early stage of the game. Samantala, nako, this will be an MM core pala mga katambay, no? So blood up against dito sa ating Granger. So medyo mahigpit ang magiging bakbakan natin. Samantala, may abis sa laro na tumama sa ating top lane. Pero makakatakbo dyan ang ating Pakito. Kalahati buhay niya ron ha. Pero syempre, nandyan ang ating Demon CJ to sustain ang ating Pakito. Para syempre maiwasan na umuwi sila na umuwi rito. Pasok Pakito, middle lane mga kaibigan. Sila pang ating Popol and Koopa. Sabay takbo, eto na ang ating first turtle. Kinukuha na kagad yan ng ating Alpha Esports. So let's see kung paano magagawin natin GNA. Will they let Alpha Esports take this turtle? Pretty sure mga kaibigan din nahayaan niya. Pero ito, Pakito, pumasok naman dito sa baba, kamerasong konti. Pero tatakbo rin naman yan. Grabe, ang core pala nila dito ngayon, si Kiri ang magkocore sa kanila. Pero ito na nga mga katambay, turtle natin, sinisipla na dito. Apoy-apoy, niluluto kamerasong konti ng ating Louis sa kanyang export Demon CJ with the sustain. Agawan to mga katambay. Nako, sino makakakuha? Last Insanity! Pero makakuha pa rin ng Alpha Esports ang ating turtle dito. Nagkakatakbo ang kapirasong konti dito. Death Sonata, sinalo. Tatlong bala. Pero meron naman ditong sustain ang ating Estes. Very good play mga kaibigan. Pinapakita ng dalawang kupunan. Walang nagkatumbahan doon. Sadyang agawan lang mga kaibigan. Pero eto, running low rito ang ating export. Pero wala naman dyan threat para maitumba ang ating export. Wala pa rin nagkakapatain mga kaibigan. Gold difference natin, just 500 gold difference in favor ng Alpha Esports, given na sila nga ang nakakuha ng turtle natin. So eto, balik tayo farming dito for both coast mga katambay. Samantala, asan si Claude? Ranger, kuha red buff, Claude natin, kuha blue buff. So medyo palitan bigkas pa lang, wala pa talaga makangyayaring matinding engagement. Although sa pagkakakuha nga ng turtle, syempre nakalamang ng konting experience dyan ang ating Kyle TC sa kanyang Ranger. Now it's sitting at level 7. Samantala, Erin now is just level 6. So that's just a one level gap mga katambay. At madali namang habulin niya, especially with some kick-offs na I'm pretty sure mangyayari anytime soon. Grabe at talaga disiplina rito ha. Almost 4 minutes into the game mga kaibigan, wala pa nagkakapitasan. Sadyang farming lang both teams natin. Napakahusay. So in terms of late game dito, well, siguro mas papabor ako dito mga katambay sa ating JNA. For having Kevlar, well, ilan ba may dash dito? 1, 2, 3, tatlo may dash eh. So syempre, andyan na natin. Oh, teka lang mga kaibigan. Eto nga ating Pakito, din man ang Death Sonata rito. Medyo masakit mga kaibigan. Ah, eto pa, Sabang! Kako, dalawa agad na pick up ng ating Alpha Esports mga katambay. 2-4-0 exchange in favor ng ating Alpha Esports. Plus abuse pa ng gold plate dito sa ating tier 1 turret sa ating middle lane. Export de defensa with that last insanity. Pero walang magagawa yan, mababasag na yan. Nako, kapirasong konti na lang. Kapirasong konti na lang mga katambay. Grabe, pero eto nga mga katambay. Let's see kung ano nga mangyaring bakbakan dito. Pero eto, Trevor natin. Naku, tinamaan nga rito ng trap. Pero wala namang mangyari dyan. Grabe, maganda panimula rito Alpha Esports mga katambay ha.
na ako. Pero ito, third win natin mga katambay. Pinapatay na rito ng ating Alpha Esports. Makakaagaw ba? GNA, zone out sila mga katambay. And secure na naman third win natin dito. Na-pick up pa si Pakito. Maganda pinapakita ng Alpha Esports. Walang magawa, GNA mga katambay. Mahusay na zone out ang pinapakita ng play dito ng ating Alpha Esports. Plus, napatumba pa nga kagad. Middle lane dito na tier 1 mga kaibigan. Unang Morin nakuha. Pero eto, that's so natagay namin dito with the Blazing Duet. Palun-palun na mga SMG. Medyo nangangatir rito. Isa bandash mo. May kalalagyan ka dyan. Subukan mo tumalon. Pero respect, ginamit na para maitaboy ang miyembro ng ating Jenny Esports. At wala pa rin silang mapipick up doon. Grabe. Bakbakan, disiplina, pinapakita. Dalawang kupunan. Napakahusay. Pero tingnan natin mga kaibigan. Eto nga, umuhus na minion waves dito. Ang ating Claude. 0-3 scoreline natin in favor ng ating Alpha Esports. And 2K gold difference in favor ng ating Alpha Esports. Nako, matindi. Maganda. Nako, eto mga kaibigan. Medyo masakit ang nangyari damage dito. Pero eto nga, ang abyssal arrow. Hindi ko connect. Maganda. Pinapakita ating Alpha Esports. Uy! Teka lang mga Sir Chief, takbuhan na rito mga kaibigan, pero makakatakbo nga dyan ang ating Popol and Koopa. Hindi siya abutan yan. Samantala, X-Ball natanggalan ng Piraga armor dito, pero meron pang immortality yan. Pero grabe, pinapasahan sila harap-harapan mga Sir Chief. Wala silang magawa rito, isang one hit na lang. Ang Tori dito sa bottom lane, pasok ng Pakito rito. Pero Rhapsody, sinalo niya rito. Lapo-lapo, Twin Blaze, binitawan. Medyo matigas dyan. Hindi nyo kakayanin yan. Grabe, lahat ng rotation ng GNA, wala silang napipigo, wala silang nakukuha mga katambay. So nagsasayang sila ng oras dito. At nako, sumusunod nga sila sa tempo na binibigay ng ating Alpha Esports. Puntang bottom mga Alpha, puntang bottom yung GNA. But the bad thing is, walang napipigo, walang nakukuha yung GNA natin. So everything goes in favor ng ating Alpha Esports. As you can see, 0-4 ang ating kill totals dito. And 4K or malapit na nga mag 5K ang kalamangan ng ating Alpha Esports. Plus another turret nakuha nga dito sa bottom lane. Isama mo na rin ang top lane dito. Ubus na. Tier 1 turret ng ating Jenny Esports. At eto pa, hindi sila nakakapag-contest sa ating turtle mga kaibigan. Secure na naman yan for Alpha Esports. Lapo-lapo pumasok rito mga kaibigan. Pakito, running low rito with a flicker out. Pero may sustain dito mga katambay ang ating Estes. Kaya makakatakbo sila ng matiwasay dyan. Abisa laro, hindi ko connect rito. Atrasa muna ang dalawang kupunan. Very good play talaga pinapakita ng ating Alpha Esports. Pero syempre ang ating GNA with Demon CJ sa kanyang sustain dito. Maganda rin naman ang kanyang pinapakita. Pero to Angry Bird medyo delikado. Pwedeng ultihan yun ha mga katambay. Pero hindi nag-trigger yata yung ulti. Napansin ko parang hindi nag-trigger yung ulti ng ating Kevlar. So hindi nga niya pinasok. So very good play pa rin mga katambay for the side ng ating Alpha Esports, si Angry Bird. Yes. Eto nga, Tori, basag na rin dito. Death Zone nata, kinamit dito. Medyo delikado, buhay rito ng ating Pobius. Pero with a sustain of Estes, I'm pretty sure magiging ligtas din siya dito. Grabe talaga ang tulak na ginagawa ng Alpha Esports. Talagang objective after objective lang. As you can see mga kaibigan, hindi sila nakikipag-engagement sa lugar na wala silang objective. So dito, middle lane mga kaibigan, may Tori dito. I'm pretty sure makikipag-engagement din sila dito in order for them to take this tier 2 tower. So napakaganda ng rotation ng ating Alpha Esports, of which ito talaga ang sinasabi natin dalawan ng mga veterano. Napakahusay mga kaibigan, hindi nyo kailangan pumatay para makabasag ng Tori. Hindi katulad ng iba, well, ang gameplay is pumitas, after pumitas, babasag Tori. Dito mga kaibigan, talagang aboy, sabay push ng Tori, walang bawi mga kaibigan. Kaya nakita nyo naman, kahit na maliit lang ang ating killing dito, lamang na lamang sa gold ang ating Alpha Esports. 6K gold difference na yung mga katambay in favor ng ating Alpha Esports. Napakalupit, maganda, pinapakita Alpha Esports. Nakakatakot yung mga gatong galawan. Ako, pang playoffs yung mga gatong galawan. So tignan natin mukhang malayo mararating both teams talaga natin mga katambay. At eto, item check daw tayo direct. Direct item check. Pero teka lang, bago tayo mag-item check, may mangyaring engagement dito. Nagkakapormahan mga kaibigan pagkakuha ng Lord. Tsaka tayo mag-item check dahil magkakaramatin din bakbakan dito mga katambay. Hop, abisa laro, tatama dito. Pero walang follow-up damage shot. Talagang si Estes ang tinatarget nila. Sabay heal nga ng SS natin dito. Parang walang nangyari mga kaibigan. Kinagat ng aso ang ating Pobius. May na, oy! Another airstrike! Medyo masakit dyan. Pasok ng Pobius dito. Unlimited talon. Pero Rhapsody, sinalo niya lahat.
Hoy, last insanity! Sapul doon yung damo, mga kaibigan. Walang tatamaan. Medyo delikado yan. Nako, medyo delikado. Medyo masakit, mga kaibigan. Takuha na, Sir Chip. Eto na nga. Nako, medyo delikado ha. Pero eto, pakita. Sumuntok dito. Lapu-lapu, running block. Pero makapag-dash out siya. Wala ng pobis para tumanong talon. Medyo airstrike. Medyo masakit. And pakita will fall down. So, members down sa ating GNA Esports. Wala pa rin sila napipitas. Grabe, pinapakita ng ating Alpha Esports. And the Lord has been slain ng ating Alpha Esports, mga katambay. Grabe na, 0-6 score line natin dito. In terms of gold, 10,000 na yan, mga katambay. Hindi na pera ng bata yan. Medyo malaki na yan, kalamangan ng ating Alpha Esports. Pero eto mga kaibigan, medyo airstrike has been casted dito. Medyo masakit. Takbo, takbo kagad na si Irin sa kanyang cloth. Talaga nasaktan, kapirasong konti ah. Pero let's see, mga katambay, nangyari makbakan dito, mga katambay. Malupit, mahusay. Ito na nga mga katambay, ang ating Lord nang mamarcha na sa ating top lane. So, tignan natin defense ang mangyayari dito. Sa side ng ating GNA, nahihirapan talaga sila. Wala pa sila napigligo, mga katambay. Ito, Mobis, pumasok na naman, but he is running low. Medyo delikado, then Sonata nagamit na rito. Mobis will fall down. Wala pa rin napipitas, kahit may sustain sila dito. Nadulugi sila, napano tayo dyan mga Sir Jeep? Grabe, ginagawa talaga ng ating Alpha Esports. Ito na, Lord natin, fresh na fresh pra. Slightly used dito sa top lane. Papasag na Tori dito and secured na nga yan for the side ng ating Alpha Esports. Feather Airstrike ginamit dito. Flamethrower ng ating export. Last Insanity, kailan gagamitin? Kung dapat nang gamitin ngayon. Pero ito, ginamit na nga Last Insanity para tunawin ng ating Lord. There you go. Wala na Last Insanity. Pwede nang pumasok dito mga katambay. Tamang pasag lang. Tensonata, ginamit pa rito. Medyo masakit ang bawas niyan. Ito talaga yung mga pambitranong galawan. Grabe. Talagang tamang pasag lang. Objective kung objective lang. Grabe ginagawa rito. Blazing Duet. Medyo hindi masakit. Pero aatras na Alpha Esports natin. 0-7 score lang natin mga katambay. Oh, tumama pa. Bisalaro sa ating labo-labo. Medyo trigado. Kinagat pa siya ng aso rito. He's just trying to buy some time mga kaibigan. And Pakito will fall down. Grabe naman ang galawan dito nating Alpha Esports mga katambay. Pero grabe ha, 0-8 scoreline natin dito. At nako, medyo malaki na. Alam nga sa gito, 11,000 gold difference mga kaibigan in favor ng ating Alpha Esports. Lobset niya ako, walang nabasag, walang napatay. JNA yan mga katambay ha. Baka sabihin nyo, ipis yan. JNA yan lumalaban mga Sir Chip. Lobset! Pero sino yung ano nila, Yako? Ako, wala nga, Yako eh, hindi lumaro si ano, si Yakuza. Si Yakuza, Yako. Yes, wala si Yakuza, mga kaibigan. Si Irene, bumabalik si Irene, yes, Yako. Pero Yako, lobset sila dito, walang napatay, walang nabasag. Pero ito, mukhang makakapitas na, pero hindi pa rin. Pedro Strike ginamit dito. Konti na lang to! Yako, pwede mag-tower lock dito, mga kaibigan, for the secure. Lobset! Lobset, mga kaibigan, ang JNA! Nilobset sila ng ating Alpha Esports! Klase naman para sa ating game. Oh, ilang minutes lang tumagal yun niya ako. Halos ano lang niya ako. 12 minutes lang. 12 minutes and 10 seconds to be exact mga katambay. Nabulaga yata ang ating yes, champion ng Juicy Legend mga kaibigan ng ating JNA. So maganda, sabi ko na sa'yo, Yako, tulad nga ng kanina, yung Alpha Esports gigil na gigil dyan sapagkat naagawan sila ng corona sa Juicy Legend, siyempre. Yes, pero kompleto pa kasi yun.